tawagin na natin agad-agad ang ating pangatlong contender. Wait, si Alondra Matugas from Davao del Norte. Oo, ayan nga naman. Hi, Alondra. Pero ano yung pinaglalaban with Naru. Ay, sir, tapos sa pala. Kinabol ulit. Sir. Hi, Alondra. Sorry na, di ba? Ilang taon ka na, Alondra? 19 years old po. 19. Ano ang pinagkakabalahan mo ngayon, Alondra? Ngayon po, nag-study ako as BS in English. BS in English. Secondary major in English po. Okay. Curious lang ako, anong height mo? 5'4 po. 5'4. Hindi, 19 years old kasi sobrang tangkad na niya, di ba? Pero, ay sorry, Makay. Okay, balik tayo sa school. Oo. Sa college, BS English. Ano ba ang balak mong gawin after college? Na yun yung kursong kinuha mo. Actually po, hindi ko po talaga passion yung teaching. So, plano ko po, if makagraduate na ako ng BS in English, mag-take po ako ng another course, which is, tourism. Oh, gusto mo mag-flight attendant? Opo. Pero saktong-sakto yun sa height mo. Pero ikaw ba naisip mo po before na sumali sa mga beauty pageants dahil sa height or mo? Or mga modeling Sorry. Agencies. Oh, mga ganun. Nag-join din po ako ng mga pageants. Modeling. Pero bakit hindi mo agad tinake yung BS Tourism? Nag-take po ako ng 1 year, tapos pinatigil ako ni Papa dahil hindi niya gusto na mag-tourism. Gusto niya mag-adjunct talaga po ako. Pero ngayon okay na sa Papa mo na mag-take ka ng second course after niyan. Hindi ko po siya na... Hindi pa nasasabi. Malita namin, lumaki ka daw na nakatira sa sementeryo. Tama ba? Actually po, hindi po talaga sa literal na yes. Malapit lang. Malapit. Oo. So basically, ano na bang pinagkakahanap buhay nyo doon na medyo napalapit kayo doon sa sementeryo? Noon po, si Papa is construction worker. Tapos doon po kami tumira sa malapit sa sementeryo na umupahan po kami. Umupahan kayo. Anong nito pinagkaibahan kapag nakatira ka malapit sa sementeryo? At saka hindi ko na po naaalala kasi 8 years old ka po ako. Ah, 8 years old. Baka naman wala lang eh, naanohan lang na sa cemetery. Meron ka bang mga kwento na mga haunted stories? Nakatakot ba talaga? Scary stories? Wala naman po. Ay, wala naman. Pero ito, kamusta ba ang buhay niyo dati? Kamusta ba ang hanap buhay, yung income ng parents mo? Kamusta ba nung kayo nakatira pa doon malapit sa cemetery? Noon po, naranasan namin na magluto ng noodles, tapos nilalagyan ng malunggay para... Wow! Naranasan ko din yan. Masustansya ang malunggay. Mm-hmm. Totoo yan. Papatangkad ba yan? Kasi baka yung palagi mo... Hindi. Baka kasi pwede pa. Try niyo po. Try niyo. Why not? Oo, nagka-agro na. Nag-iwanan ka na, Makoy. Pero nilalagyan ng malunggay, bakit? Para dumami? Ganito. Opo. Ilang ba kayo sa pamilya? Ako lang po, mag-isa. Hindi, ilang kayong kumakain ng noodles? Kaming tatlo. Mama, papa. Pero ngayon, kamusta naman na ang inyong pamumuhay? Meron bang pagbabago sa before? Yes po, may pagbabago na po. Kasi ngayon, may negosyo na po yung papa ko. Wow! Ano negosyo? Ano po, buy and sell ng mga sasakyan. Tapos, wow. Hindi rin po. Hindi po mayaman. Sakto lang. Papunta na dun. Papunta na. Mayaman sa pagmamahal. Pero dati ba nakatulong ka sa kanila through singing? Hindi po ako nag-join ng mga amateur singing contest. Ngayon lang po talaga naka-join ako. First time. First ever. Opo. Sinong nagtulak sa iyo para sumali ka dito sa taong ng panghala? Yung mga barkada ko lang po talaga. Ang plano lang po namin, punta kami ng Davao, tapos pasyal-pasyal lang. Tapos nakita namin yung may audition pala sa tawag ng tanghalan, kaya Totoo. Oh, at nandito ka na, ibig sabihin nun, magaling ka. Oo. Totoo. Sana na. Pero sabi mo nga, hindi ka sumasali sa mga singing contest. Paano naman nahahasa yung pagkanta mo? Ano po, sa mga video okay po. Pag may mga video party, okay. Gano'n. Opo. Yes, pero ano naman ang pinaglalaban mo dito sa tawag ng tanghalan? Ba't ka sumali? Sumali po ako para maging proud yung parents ko. At ipakita kung ano ang makakaya ng boss. It's showtime!